I'm Michael John Benavidez, the project leader of ITIK for Life project and the Multiplier Farm project, and research coordinator of this campus, the College of Agribusiness. In our ITIK Pinas, we're under the research of ITIK for Life project under the DOST P-Card worth 5.8 million, good for 3 years study from 2017 to January 2021. This study is focused on the performance of ITIK Pinas Kayumanggi. We have also ITIK Pinas Itim at ITIK Pinas Kaki. Tayo is the center of ITIK Pinas in Region 12. Meron tayo pa din na local funded research na ITIK Pinas versus the local mallard duck natin, kung sino mas maganda to validate the ITIK Pinas, the performance of ITIK Pinas. Ang multiplier farm naman ito siya is a DA fund project na worth 1.2 million. Counterpart yan siya, nagbigay sila ng housing. So makita ninyo yung bahay is kanya yun siya sa DA. Animals sa kanila din. Ang feeds ng 2 years, kanila din. And the counterpart of the university is the manpower, the salary of manpower, electricity, and water. So yung campus natin is 4 hectares. So ang 1 hectare for research extension area talaga. The center plus yung forage area. Yung under the agribusiness research and extension area, compost of mga almost 1 hectare. Okay. Ay, yung DA pala nagbigay sa amin, 4 na baka, dumalaga, nag-init siya, gina-artificial insemination namin. So, ang ginamit namin na similya is Wagyu and Holstein. Successfully, nanganak siya sa kambing. Nagbigay ang region sa amin ng siyam na babaeng kambing, dumalaga pa, and then isang lalaking kambing. May 10 kambing. Ang kambing natin is nanganak na siya. Pero hindi pa kami nakapagbigay because maliliit pa, pinapalaki pa namin. Sa productive stage na sila, ang ibang buntis na. Yung manok namin is binigyan kami ng 60 heads na manok. So yun siya ang naging breeder namin, and then na-multiply na siya. So kasi may incubator kami binigay sila. Capacity ng incubator na nilagay nila is 200 plus na seater and 200 plus hatcher. Capacity niya 400 plus eggs. 10 babaeng native pig and then 2 boar. Medyo may problema tayo sa mga feeds. Pero full support ng RDNA, Research and Extension Division ng University, and then the Office of the President. Yung agreement namin yun to sa DA is to produce the offspring or anak pangbigay sa community. Lahat dito ng mga animals sa multiplier is for dispersal purposes. Yung mga lalaki na mga anak, binibenta namin para for sustainability of the project. Additional feeds or some maintenance po. Yan siya. So, itong recipients natin ng mga multiplier farm from Senator Ninoy Aquino. Okay, we prioritize kasi naka-academ tayo. So, nauna nabigyan namin yung from mga senior high school na nag-offer ng agriculture. From Langgal National High School, Gapok National High School, Dato Kawan National High School, sa Takurong. May kong community din sa Osmeña, Procosmeña, Poblacion. May Spardos, Barangay Titulok. So, nagbigay tayo doon. As of now, buntis po. So, ready na sila kung manganak yun siya. Magbigay din sila sa community as agreement to avail the program. Mag-attend ng seminar or training namin. Conducted na about livestock para din alam nila kung paano mag-alaga before namin sila bigyan. And then, mag-letter of intent na gusto nila mag-alaga. And then,
binabalidate namin ng area kung capable ba sila or pwede ba sila talaga bigyan.